Okay, tuloy tayo mga boss at nahinto yung video natin. So, tuloy natin yung ano, bakit may mga ano, may mga vlogger ngayon na mapapansin nyo. Halos hindi na nagba-vlog ngayon. Kung meron pa naman vlog sila, kaunting-kaunti na. O kaya halos may ilan-ilan na lang. May iba talaga tumigil. So may mga kakilala ako na natanong ko din kung bakit gano'n. Misan kinukumusta ko, o ano nangyari? O kumusta na? Bakit parang wala tayo masyadong upload ngayon? O bakit? Halos alam nyo ba mga boss na ito sa mga kapwa ko technician o technician na vlogger ha? Halos pare-pareho yung sagot nila kapag natanong ko. Halos pare-pareho yung sagot at rason nila kung bakit may ilan sa kanila na dumigil na, may iba talaga na ano. So, sa simula, halos lahat naman ng tik-vlogger ngayon, pira sa mga nauna talaga. Yung karamihan sa mga nagbablog ay nagsimula talaga ng pandemic 2020. Marami niyan. Hindi ko na pwedeng isa-isahin kung sino-sino. Pero malaking portion ko ng mga tik-vlogger dito sa Pilipinas ay nagsimula 2019 or kaya 2020 ng pandemic. Marami niyan. Ako din man ay isa din doon sa mga tik-vlogger na nagsimula natin. Ano ba yung ano, isa din ako sa na-scam, napapaniwala ako na ganito. 2020, wala tayong source of income. So, napanood natin sa ibang mga vlogger na malaki daw kitaan sa YouTube. So, malaki daw kitaan. Pag na-monetize ka, malaki ang kitaan. Kasi ang mga napanood namin, nung hindi pa kami vlogger, sa ibang content creator, hindi sa mga tik-vlogger na ano, na halimbawa may mapanood ka, binablog, unang sahod sa YouTube, pupunta sa bangko, sa ATM, magwi-withdraw, tapos magpapakita ganito kapal na pera. Tapos mayroon pa mga dahil sa YouTube nakapagawa ako ng bahay ganito, ganyan, nakabili ako ng sasakyan dahil sa ganito. So parang ano ka talaga, parang mapapaisip ka talaga na ito ng pag-asa, ito na yung sagot, ito na yung sagot sa kahirapan. Kasi isipin mo, unang sahod, kumita ng ganun. Ang kapal, siguro mga 100,000. Okay. Sa simula, okay. Try din natin. Baka sakaling ano, pandemic, walang magawa. Tapos, mayroon naman tayong topic na pwedeng i-share sa YouTube. So, may content talaga tayo na solid na hindi lang basa-basa. So, sige, gawa. Alos pare-pareho kami ng ano. Pare-pareho kami ng dahilan, gano'n. Okay. Ang masama lang mga boss, may iba nagpatuloy, may iba hindi natuloy. May iba naman na nung na-monetize, akala kukubla na ng pera katapusan. Yung pala, hindi. Yun ang katotohanan. Alam nyo mga boss, ako, unang sahod ko sa YouTube, inabot ako ng kalahating taon sa pool nung na-monetize ako. Sa pulong na monetize ako kalahating taon bago ako makasahod ng una. So, paano yun? Ganito. Na-monetize ako December 2020. So, magsi 6 months after nung, ano, nagsimula kasi ako ng vlog June 20, 2020 yan. So, June 20, 2020 ako ng vlog. Tapos December din na monetize ako. Alam nyo ba na halos mag-June din June na rin ng 2021 ako nakasahod. Magkano sinahod ko? 5,000. Kasi yun ang ano eh, yun ang sa AdSense, yun ang ano eh. Kailangan maka $100 ka. Nung naka $100 ka, pwede ka nang sumahod. Pero hindi naman yun buwan-buwan na maka $100 ka, depende sa viewers mo. At yung ha? Magkano? 20. Saglit lang mga boss. Asa na ba yung lagayan kaya? 20 lang? Oo. Daming inulir na. Inulir saan? Sa looban. Bakit? Anong meron? Laway yata eh. Kailan? Ngayon. Bakit? Mga lasing ba? Siguro. Ang problema eh. Kaya minsan parang ano eh. Oo. Ba't kaya hindi na lang natin ibalik yung panahon ni Duterte? Medyo tahimik pa dito ah. Hindi, doon. Pabundang Vergara. Yun nga.
Tahimik din noon. Pinasok. Kala ko nga, sa bahay nyo naman. Ano, mga polis? May kasama ang mobile. Yung sim at saka pag yung pick. Mga lasing yung ano? Oo, oh, yung ano, consumer ng mobile. Mga lasing yung magugulo. Baka lasing na, nakakarga pa. Siguro, ang dami nila eh. Mga sumunod yung mga... Ang dami, yung mga kamag-anak siguro. Sino-sino yun? Hindi na kaya, si Buga yun. Sila alam. Ah, sila may alam? Oo. Baka yun nangyari doon kinano dati, yung nakaraan. Yung sila, nagwasiwas lang ano. Sila, si Bajaw. Si Bajaw yung nagwasiwas lang ano? Oo, tinamaan yung isang lalaki. Oo, yung nakapula, paglabas ko dyan sa ano. Ikaw? Oo. Ating gabi na nun eh, matutulog na ako eh. Bumili lang ako ng malinda. Yeah. Iwa dito oh. Tapos si kaibigan natin ni Puroy yun eh. Hindi ba nahuli din si Puroy kasi naagaw niya yung itak? Oo. Eh ngayon, binaligan sila eh. Ang tagal ang tarago ni Badyo eh. Nagtago ba? Oo eh. Ewan ko lang kung nakita na nga. Yan ang pero pagka anak nila eh, may traso eh. Kaya yung papabayad kagad sila. Papariglo. Yung mga diskartin yun eh. Pero pagka si Bajo naka-accidente eh. Tago. Tinatago ng yun, magulang. Yun nga logic ka dyan sa kanila kasi pag pinatulan mo tapos hindi ka naman naalis. Ipapabarangay ka ngayon. Ihingihan ka ng danyos. Siyempre yun. Ba't ako ang kasalanan eh. Yun nga logic. Yan ang logic pag ano eh. Kano kaya yung ganito, no? Hindi ko alam, may tanong mo dyan sa Musliman, mayroon silang mga tindang ganyan. Alam, mahal ko, malaki ko. Pagawa lang yan, mga 500 plus ata okay, yan. Hindi, mapatingyan ko lang sa'yo yung maliit lang. Oo, sige. May ginagawa alam, pa ako yun. Minsan, busy ka eh. Oo, medyo busy pero, talaga. Pero tingnan mo rin ha, pag ano ha. Oo. Wala, ito ko lang. Balik ka, tsaka ano lang. Yung... Ay, sige. SML lang. Oo. So tuloy tayo mga boss, manapatismis pa tayo dito, may kaguluhan din sa likod. Medyo sa amin kasi dito sa lugar namin, depressed area o yung parang matao, grouty, parang ganun. So yun na nga nangyari sa ano, maraming tumigil kasi nung na-monetize sila, hindi naman pala ganun. Na buwan-buwan may sasahurin ka para kang pensyonado, hindi naman pala ganun mga boss. Eh yung ibang viewers natin akala nga hindi ganun. Malalaman nyo lang yung katotohanan sa pagbablog. Sa pagbablog, kung naging content creator din kayo, kaya nagvlog din kayo, malalaman nyo lang mga boss. Kaya minsan natatawa na lang kami kung ano, yung akala ng iba. Minsan nga may nag-comment sa akin, magpapagawa. Boss, baka pwede mong gawin yung amplifier ko. Hindi na kita papayaran kasi papayagan naman kitang i-vlog. Parang gusto nyo mag-X-deal. Bakit ano mapapala ko dun? Eh kung hindi ko i-vlog kasi giling kita parang gano'n. So hindi ako pumayag. Kasi wala naman ako maaari. Yung pagbablog eh, walos wala naman kita dyan. Ano bang meron? At ito, mamaya sasabihin ko, bakit naman ako andito pa rin? Hindi pala ako kumikita. Bakit ako andito pa rin? Yung iba tumigil, ganito ang rason nila mga boss. Sinabi ko na yung wala talagang solid na ano. Hindi talaga siya stable o reliable na pwede mong gawing source of income. Hindi siya ganon. So yung iba tumigil kasi pagkatapos ng pandemic nag back to normal na tayo. So karamihan sa mga tumigil yung mga gumagawa talaga ng lead TV kaysa sayangin nila yung oras nila sa pagpa-vlog eh unahin na lang nila doon yung ano mag-repair ng mga ano. At naging busy na lang talaga sila sa ano sa pag-repair dahil dumami na uli yung mga customer. Iniwan na yung pagba-vlog. Ganun yung mga dahilan nila eh. Na yung iba naman tinamad na din mag-vlog kasi halos aminin natin sa hindi, may time talaga na humihina na rin yung views natin dahil yung pati yung mga viewers natin naging busy na rin. Hindi katulad ng 2020 na pati viewers natin nasa bahay lang. Wala rin magawa. Yung iba, kaya nanonood ng mga vlog na katulad nito, mga tutorial o mga repair vlog. Kasi gusto rin nila mag-DIY. So, hindi nila mapagawa yung mga unit nila, gamit nila. Gusto rin nila magkutingting para malibang. Yun. So, nung busy na, yung iba, tinigil na talaga. Totally. Tinigil na yung pagbablog. Kasi, halos wala naman silang mapapala dyan. Real talk.
wala silang mapapala. So sa kwento naman sa akin, iba naman ang nangyari. Bakit andito pa rin ako? Wala na pala akong kinikita dito, ba't andito pa rin ako? So dito sa akin kasi iba nangyari. Kahit bumaba man tumaas yung views ko, bakit ko tinutuloy-tuloy pa yung pagbablog ko? Isa lang yung sagot ko mga boss. Hindi ako kumikita sa monetization, although monetize ako, pero nakakuha ko ng customer. Parang ang ginawa ko dito sa pagbablog ko ay libreng advertisement ng servisyo ko, parang ganon. So di ba magpapa-advertise tayo sa TV, sa radio, magbabayad tayo. Ito yung platform na YouTube, libre na eh. May chance pa na kumita ka. So yan na, dyan ko na nilalagay yung mga ginagawa natin at kung paano ko ginagawa yung mga pinapagawa sa akin. Nakikita na mga customer kung paano ko tinabaho yung mga amplifier nila, kung anong mga pinalitan, anong ginawa. So nagiging transparent tayo sa customer at alam nila na ano, alam nila kung paano ginawa yung mga pinagawa nila. So nagkaroon tayo ng libreng advertisement. Kaya andito pa rin tayo sa YouTube, hindi tayo bumibitaw kasi kahit papano from time to time nakakuha ko ng customer. Lalo na karamihan sa mga comments sa akin, boss, saan ang location mo, boss, magpapagawa din ako. Di sino bang hindi gaganahin? Hindi ka naman kumikita sa monetization, pero nagkakaroon ka naman ng customer, di mas maganda pa yun eh. Actually, halimbawa, sample tayo. Sa isang amplifier, mag-labor tayo ng 500. 500. Yung video mo, kumita lang ng palagay na natin $2, 100 pesos. $2, tama ba? 100 pesos, oh, palagay na natin sa isang buong buwan. Yung mga makukuha mong customer dyan na magpapagawa, kumita ka ng labor na 500, mas malaki pa rin yung kinita mo kaysa na monetize ka, diba? Diba? Yun lang yung ano, yun lang yung kasagutan ko kung bakit maraming tumigil kasi wala na eh. Hindi na sa kanila bagay yung ano eh. Although nalulungkot ako na maraming mga vlogger at content creator na tumigil na sa ngayon kasi wala naman. Pero marami pa rin katulad ko na kahit hindi naman gaanong kumikita, kahit katulad ko na mababa lang yung views, andyan pa rin, tuloy-tuloy, marami pa rin sila. So may mga nawala, may mga tumigil na sa pagpo-vlog, pero andyan pa rin. So anong gagawin natin mga boss? Parang awa nyo na, suportahan nyo kami. Yan, suportahan nyo kami para magpatuloy. Yung binibigay namin knowledge, ano, maaring sa iba na viewers ay basura o walang pakinabang sa kanila. Pero may mga viewers dyan na napakahalaga sa kanila yun kasi may napupulot silang aral. Yung binablog namin, hindi lahat na manonood ay makakapulot ng aral doon. Pero sigurado ako, hindi man lahat, meron talaga dyang mga kapanood na makakapulot sila ng aral, idea, makakatulong sa kanila. Kaya minsan nakakatuwa din na may nagko-comment, boss, maraming salamat. Ito talaga yung video na hinahanap ko. Malaki ko ng ano, matagal ko na naghanap ako ng ganitong video. Malaking tulong sa akin to. Maraming salamat. Kaya nakakataba ng puso yung ganun na makakabasa tayo ng comment. Pero hindi naman maiwasan na lahat ng viewers mo at magko-comment sa iyo maganda. Mayroon pa rin mabibisit sa iyo, mababa na sa iyo, maaasar sa iyo. Mayroon nga pati yung speech disorder ko na bulol ako sa R at saka sa L, minsan mahirap ako magsalita, eh inaatake pa nila. Yung pa kung walang mapuna sa bidyong ginawa mo, yung pananalita mo naman, yung na-slip of the tongue ka lang na mali yung nabanggit mo pero iba naman yung pinakita mong pyesa, dadalihin ka din. Maraming ganon, pero normal yan eh, bahagi ng ano yun, ng pagbabla. Kaya tuloy-tuloy lang sa mga kapwa ko content creator na mababa ang views, halos kapare-parehos ko din na hindi gaano umaangat, tuloy lang po tayo. So mag-isip lang kayo ng isang goal na pwedeng mag-motivate sa inyo para magtuloy-tuloy. Parang sa akin kasi ang pinaka goal ko na ginawa kong motivation, goal na nga motivation pa, so ang ginawa kong motivation na lang
andito pa rin ako sa YouTube kasi may nakukuha akong customer. Bumaba mo yung viewers ko, okay lang. Ang importante sa akin dyan, may magkano, boss, papagawa ako. Boss, saan ang location mo? Yun ang pinaka, no, nag-re-ring yung thing. Kasi, mataas yung chance na pwede akong kumita. Paano kumita? Sa maliit simple na paraan. Kasi, pag nagpagawa, may labor, yun ang pinakakita ko. Yun. Maraming salamat mga boss, at pasensya na kayo dun sa kismisa namin nung bumili ng gaas. Ganito talaga sa amin. Nadagdag lang sa video. Okay, upload na natin to para ano, kasunod na agad dun sa ano. Sa mga nanonood dun sa una, maraming salamat. At baka mamaya may gagawin pa akong video para tuloy-tuloy tayo. Maraming salamat mga boss, at good luck po sa ating lahat.